Dumoble pa ang mga pasaherong dumagsa sa mga terminal, Pantalan at Paliparan ngayong huling Biyernes bago ang Semana Santa. Ang LTFRB nag-inspeksyon na sa ilang bus terminal para masigurong ligtas sa magiging biyahe ng mga driver at pasahero. Sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX, 4 na driver ang nagpositibo sa ikinasang mandatory drug testing kaya hindi na pinabiyahe. At yan po ang tinutukan live ni Chino Gasto. Chino. Mel, Vicky, Ivan, sa huling Biyernes bago ang Semana Santa, dila nagmamadali na ang lahat para makauwi sa kanikanilang mga probinsya. Dito nga sa PITX sa Paranaque, posibleng umabot daw sa higit 100,000 na pasahero kada araw ang darating dito habang papalapit ang Holy Week break. Unang pagkakataon, madadala ni Jean Villamin pauwi ng probinsya ang kanyang 3 taong gulang na apo. Matagal na raw kasi nilang binabalak na magbakasyon simula nang lumuwag ang travel restrictions sa mga menor de edad. Hindi naman ganun kahigpit. Baka naman kasi biglang magkaroon na naman ng problema eh. Hindi naman kayo makalakad kaya sinama na namin. Bit-bit man ang 3 anak, wala namang naranasang problema si Arnel Beltran na pauwi ng Bicol. Sadyang maaga raw talaga silang luluwas para makaiwas sa inaasahang siksikan sa susunod na linggo. Para mas maluwag-luwag po ngayon. Maluwag pa. Kaysa dati po. Last week pa, nakabook na po kami. Ayon sa PITX, umaabot na sa 91,000 kada araw ang mga dumaraang pasahero sa terminal. Asahan daw na tataas pa ito sa susunod na linggo. Simula pa nung isang linggo, nakakaranas tayo ng around 91,000 passengers per day. Eh, mga ilang araw pa dito, lumalagpas sa 100,000. So talagang napakataas na nito as compared sa pre-pandemic levels natin. Kung marami ang dumagsa sa PITX, sa ibang bus terminal na biyaheng panorte, wala pa gaanong tao. Para matiyak na ligtas ang biyahe, mahigpit na binabantayan ng LTFRB ang overloading. Ibig sabihin, bawal ang pag-upo sa mga pasilyo na lagpas na sa seating capacity ng mga bus. Nagsagawa rin ng random drug testing ang PDEA at LTFRB. 4 na driver ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga at hindi na pinagmaneho. Bukod sa PITX, nagsagawa rin ng mandatory drug testing sa Baguio City, ganun din sa Laguna at Batangas, General Santos City at maging sa Cotabato City. Handa naman daw ang LTFRB na magbigay ng special permit sa mga city buses na bumiyahe pa probinsya kung kakapusin ang mga biyahe. Ang North Luzon Expressway at SETEX nagdagdag na ng mga dealer at patrol booths dahil sa inaasang pagtaas ng volume ng mga sasakyan. Vicky, isa naman sa inaalala ng at pinaghahandaan ng pamunuan ng PITX at maging ng mga bus operators yung posibleng masamang epekto sa biyahe pa probinsya ng parating na masamang panahon at tiyak daw makakaapekto sa mga biyahe pa probinsya gaya sa Mindoro, Visayas at Mindanao. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.